Nakapila na yung mga holiday recipes natin, kaya for today's video, gawa tayo ng paboritong paborito ng madla at mas gawin natin yung special. Today, gagawa tayo ng banana cream cheesecake. Kaya i-preheat nyo na yung mga oven at huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. First, basic na basic sa paggawa ng banana cake, meron ako ditong 250 ml o 1 cup ng evaporated milk. Gagawa tayo ng buttermilk substitute, kaya naglagay ako dito ng 1 tablespoon ng vinegar. I-set aside yon pagkahalo, and then magbabalat tayo ng nasa 500 grams to 600 grams ng lakatan. Mas maganda yung napaka-overripe na kasi mas naglalangis yon sa ibabaw kapag ka nalipasan ng overnight o ng ilang oras. Durugin lang to, pwede kayong gumamit ng blender, and then maglalagay tayo dito ng 2 cups ng brown sugar. Dark brown sugar yung ginamit ko ngayon para talagang mag-contrast sila dun sa kulay ng cream cheese. Naglagay din ako dito ng 3/4 cup ng oil, 1 teaspoon ng salt, 4 na piraso ng medium size egg, 200 to 240 grams kapag ka tinimbang yun ng may shell pa. Pati yung banana natin, tinimbang ko yon ng 500 to 600 grams ng may balat pa. Naglagay din ako dito ng nasa 1 teaspoon ng vanilla extract para mas mabango at ma-enhance yung flavor ng ating banana cake. Hahaluin natin yan hanggang sa matunaw na yung sugar. Pwede na nating ilagay din yung ating buttermilk substitute na tinimpla kanina. Mas thick na at saka medyo nag-curdle na yung ating gatas kapag mapapansin nyo. And then ilagay na natin yung ating 3 cups ng all-purpose flour. Pre-sifted na to o naisif ko na to kanina. 1 teaspoon ng baking soda at 1 teaspoon din ng baking powder. I-mix nyo lang to hanggang sa wala na tayong nakikitang lumps ng flour. Actually, pwede naman kayong gumamit dito ng hand mixer o kaya stand mixer para hindi na kayo nahihirapang mag-mix o mangalay yung kamay nyo kami-mix gamit ang whisker. Pagkatapos nyan, meron ako ditong 7x3 na loaf pan. Ito yung gagamitin natin. Kasya rin to sa 8x3 o 9x3 na round pan kung mas gusto nyo yung bilog. Basta ang tatandaan nyo lang, makakabuo tayo dito ng 6 cups ng butter. So kapag ka ibang pan na yung gagamitin nyo, dapat dun yung i-compute yun kung saan siya kakasya. So i-divide ko lang to yung butter natin sa tatlo, as in 2 to 2 cups. And then isa-set aside muna natin to, and gagawa tayo ng cream cheese mixture natin. Meron ako ditong 226 grams o 8 oz ng cream cheese, room temperature na to para mas mabilis natin siyang maikrim. Ikikrim lang natin yan sandali, and then maglalagay tayo dito ng 2 pirasong egg yolks and then 1/2 cup ng powdered sugar. Mas maganda kapag powdered sugar na yung gagamitin natin kasi mas nagiging airy siya and magaan. Hindi siya talagang nagsisink dun sa ating cake. So mag-i-stay lang talaga siya dun sa ibabaw hanggang sa medyo sa gitna. Depende sa pagkakaswirl. So imimix lang natin yan hanggang sa maging creamy na yung ating cream cheese, and then pwede na natin to kagad ilagay dun sa ibabaw ng ating cake. Actually, kung medyo nagtitipid and medyo budget lang naman at gusto mo lang talagang i-present siya ng merong cream cheese, pwede nyo namang i-stretch itong ating cream cheese butter sa nasa 5 to 6 loaf. Depende na sa inyo. So pagkatapos natin yung i-divide, and then lalagay lang natin to ng swirl. Random swirl lang naman yung ginagawa ko gamit ang chopstick o kaya stick. Actually, dati nauso rin yung mga may flavor pa na banana cake, tanda ko na meron pang nausong blueberry and strawberry na nilalagay sa ibabaw kasama yung banana cream cheesecake. Pwede kayong maglagay nun, pero dito, pwede rin tayong mag-add ng whole banana. So dito, meron akong isang pirasong banana na ididip ko sa dark brown sugar. Ginagawa ko to para hindi siya masyado kaagad mag-amag. Kasi kapag kanilagay kaagad natin yung banana sa ibabaw, within 2 days to 3 days, makikita nyo kahit hindi pa sira yung ating cake, nag-aamag na yung banana sa ibabaw. So para maiwasan yun, habang nagbe-bake siya, nagka-caramelize yung sugar, so hindi siya gaanong mabilis masira. Ibe-bake natin to sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 40 to 45 minutes o kaya mag-toothpick test kayo para sigurado. Pagkaahon natin yan, apabayaan muna natin siyang lumamig ng konti bago natin siya i-release sa pan. Alam niyo, ang gustong-gusto ko dito sa recipe na to, yung pinapalipasan ko siya ng ilang oras muna kasi after siguro ng 5 hours to overnight, makikita niyo naglalangis na talaga yung ibabaw niya and talagang mas moist yung loob.
So ayun na nga mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan niyo yung ating video for today. Abangan pa yung mga holiday recipe natin na isusunod ko. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang Lutong Tinapay. Bye-bye!